welcome back again to my channel. So for today's video, may bago yung Sunny's Face, yung kanilang Air Blush. So umorder na naman ako kay Kumaring Lazada. Sukin-sukin na talaga ako ni Lazada. In fairness guys, in order ko to ng Sunday kasi Sunday to nilabas yung kanilang Air Blush. May 26 guys nang in-order ko to, and then kinabukasan lang Monday today, May 27 dumating na kagad yung order ko. So very good yun, 'di ba? Hindi ako naghintay ng matagal. Ang tulog lang kinabukasan na sa akin na yung item. Ko pa talaga to binuksan guys para makita nyo ang first impression ko once binuksan ko kung ano ba yung ma-expect ko dito sa product na to. Ngayon i-open na natin siya. Talagang sunod-sunod yung mga labas ng mga bagong product ng mga makeup brand. Kaya talaga nakakaubos talaga ng pera nang wala sa oras, diba? Ayan. So, naka-bubble wrap siya. Very good. Para ma-protect yung item natin. And then, nakalagay sa ganitong pouch. Yung pouch nila, may bubble wrap din siya. And then, nakalagay din dito sa pouch, guys, yung expiry date niya. 2022, April 16. So, ang tagal nung expiration niya. Ito yung item na makikita sa loob. Yan. Ganyan lang siya ka liit or kalaki. Yung palad ko. Ito yung pinaka-package niya. Ayan, nung blush. Tapos meron ditong parang ano, shade color nung blush. Nakalagay dito guys, made in PRC. Pero alam ko, formulated siya sa Italy. Cruelty free and paraben free. Presyo nito guys is 445 pesos, 2.5 grams. Yung pinakalaman niya. So, one shade lang guys yung in-order ko. Available to sa 6 shades. Pero, isa lang talaga yung kinuha ko kasi medyo namamahalan ako sa kanya. 445 pesos. So, yung shade na kinuha ko in the shade Rust. Yung may pagka berry tone or wine tone. Ganun kasi yung mga blush na gusto ko. Kaya ako din siya kinuha. And then, syempre guys, may kamahalan din kung kukunin ko lahat nung shade. Ayan yung pinaka-packaging niya. Simple lang siya. Ayan. Kung alam niyo yung Vice Cosmetic, parang ganun yung lagayan niya. And ganun din siya kalaki. Yung blush ng Vice Cosmetic. Sa likod, ganyan yung nakalagay lang. Simple lang siya. Walang kemirut-kemirut pa na ano. Sunny's Face, yung kanilang logo. Tapos sa likod lang guys, nakalagay Air Blush, yung shade nung blush, Rust. 2.5 grams cheek tint. Yun lang, ganun lang siya ka simple. Ito yung pinaka shade niya, guys. Para siyang ano, cream blush. Kaya isa lang talaga yung binili ko, guys, para makita ko kung anong klaseng blush siya. Ngayon nakikita ko sa kanya, cream blush, and may salamin din siya, guys. Yung salamin naman niya okay naman, magagamit siya. So ganyan lang siya ka simple, guys. Hindi lang siya guys magagamit pang cheek tint, pwede din siyang gamitin kahit saan parte ng face natin. So, itatry natin siyang ilagay sa cheek, syempre, yun ang unang part na lalagyan natin. And then sa lips, tsaka sa eyelids ko. Tingnan natin guys kung magbe-blend ba siya ng maayos sa skin natin, lalo na sa lips. Kasi cheek tint lang naman nakalagay dito. Pero gaya nga sabi nila sa site, pwede natin gamitin kahit saan area ng face natin. So, medyo kinakabahan ako. First time ko makakagamit talaga sa buhay ko ng gantong klase ng product na cream type siya para sa cheeks. Yeah, kasi yung mga cheek tint or mga blush na ginagamit ko, yung liquid or yung mga powder type ng blush yung ginagamit ko. So, first time ko gumamit ng ganitong formula. Ngayon, ilalagay ko na siya sa cheeks ko. Yan. First feel ko dito sa product, smooth yung product niya. Pero once na nainitan na siya nung fingertips ko, parang siyang nagme-melt sa, parang nagme-melt yung product sa fingertips ko. So ito yung shade niya. So tingnan natin once na in-apply natin sa skin. Ayan. Super pigmented nitong shade na to. So, as in one swipe lang, kitang-kita mo na kagad yung pinaka shade color niya. Parang siyang berry tone na may pagka-wine yung shade niya. Ito yung mga shade talaga na gustong-gusto ko. Siya sa skin. Ayan. Ang ganda nung pagka-blend niya, oh. Walang iniiwan na marks. Talagang nagbe-blend siya ng maayos. And hindi siya, wala siyang sticky feeling. So, itry natin sa face ko kung ganun din ba.
Wala siyang scent, guys. Wala akong naamoy sa kanya. Kahit amoy cosmetic wala, or mga sweet scent, wala siyang ganong scent. Yan. Konti-konti lang, baka mabigla na naman ako at magmukha tayong clown nito nung wala sa oras. Ayan, guys. So, super pigmented niya talaga. And madali lang siyang i-blend sa skin. Habang nilalagay ko siya, guys, wala akong sticky feeling. Ang galing. Nagbe-blend na siya ng maayos sa aking skin. Hindi ko kailangan kuskusin masyado or lagyan ng pressure yung paglagay ko ng blush sa skin ko. As in, ganyan lang, mild lang, pero na-i-blend ko ng maayos sa skin ko. So, ito na yung first apply. As of now, guys, wala talagang lagkit. Walang tacky feeling. Ayan. Parang na siya, parang nag-turn na siya sa matte. Katulad ng claims nila na itong blush nila is matte finish. Ayan, guys, kita nyo. So, dagdagan pa natin ng konti para mas mag-pop up pa yung color niya. Ang ganda niya, wala akong masabi, pero hanggang ngayon palpak pa din ako maglagay ng blush using fingertips. Ang laki na naman niya. Ang ganda ng shade na Ras, maganda siya sa skin ko, and natural lang yung dating ng blush na to. Ayan. Itong side na to, guys, itry naman natin siya i-blend gamit yung brush ko, kasi yun naman talaga yung way ng pag-apply ko ng brush. Tignan natin kung maganda din ba siya mai-apply sa skin ko. Gagawin ko, i-dip ko lang siya, pero alalay lang. Kung pwede yung ganong style, yung i-dip yung brush. Ayan, nakakuha naman siya ng product. Pero konti lang. Kukuha ko ng product sa pose, ilalagay ko siya sa cheeks ko. Ibe-blend na natin siya. Yung brush yung nirekta ko, walang nakakuha ng product, pero hindi ganun kadami. Yung brush ko, ayan, medyo sobrang konti lang yung pigment na na-transfer dito sa face ko, kasi gamit ko tong brush. So siguro yung ibang product nandito sa brush, sobrang light lang nung kulay ngayon sa akin cheeks. So isa-second layer pa natin siya, kasi dito first apply ko na fingertips yung gamit ko, talagang andun na yung pigment, pero hindi pa yung sobrang putok na putok dahil alalay lang ako sa paglagay. Ngayon, dito sa side na to, sobrang light lang niya. And yung side na to, guys, yung fingertips yung gamit ko, blendable naman siya and buildable. So, itong kabila, i-build up pa natin yung color para mas mag-pop up pa yung color niya. As in, nagme-melt talaga yung product sa fingertips ko every time na kumukuha ako dun sa pan niya. Ang galing. Ayan, guys, so sobrang pigmented niya. And hindi talaga siya mahirap i-blend. Hindi siya yung natutuyo agad. Sobrang daling gamitin. So, ito na, guys, yung side ng brush yung ginamit ko. And then, ito yung side na fingertips yung ginamit ko. Ganda ng shade niya, and sobrang natural looking lang siya, as in, parang ka lang, parang naarawang ka lang yung dating niya. Hindi mahahalata na parang naglagay ka ng cheek tint or blush on, parang natural lang yung dating niya sa aking skin. Ngayon naman, ilalagay ko na siya sa eyelids ko, tingnan natin kung maganda rin ba yung kalalabasan niya. Light lang yung shade niya pagdating sa eyelids. So, dagdagan pa natin ng second layer. Parang yung formula niya, guys. Parang lip balm yung dating. Ganun. Every time na kumukuha ako dito sa pan niya, sinaswatch ko, yung feel ko sa kanya parang lip balm.
Ayan, guys. Okay naman siya. Maganda naman yung formula niya. Nag-blend naman ng maayos sa eyelids ko. Ayan. So, ilagay na natin dito sa kabila. Eyelids ko ngayon. Ayan. So, may mga lagpas-lagpas ako sa area ng eyelids ko. Pero, ang dali niya lang punasan ng tissue. Natatanggal niya kagad. Hindi na kailangan gumamit pa ng mga makeup remover. So, next naman, guys, maglalagay tayo sa aking lips. Yung lips ko ngayon, na itong upper lips lang yung nilagyan ko. Tapos, ginanyan ko na siya. So, napaka ano lang niya. Napaka light lang ng color niya. Kung gusto mo yung parang natural looking lang yung lips mo. Ayan. Wala din siyang lagkit. Habang nilalagay ko siya, super lightweight lang yung formula niya. Parang wala akong suot ngayon na lip product. And then matte finish pa siya, guys. Ganda ng color niya. Pigmented yung color niya. Pwede mo siyang i-adjust. Kung gusto mo lang ng light, okay lang. So, ngayon, magsa-second layer tayo. Tingnan natin kung kaya pa niyang i-dark yung color niya sa ating lips. Yan. As in, dinadamihan ko na talaga. Sobrang creamy yung formula nito, guys. Na tayo and medyo dinamihan ko na talaga yung paglagay ko sa lips ko. Yan. Sa personal, mas dark na yung shade niya. Pagka bare shade na may pagka tone ng pink. Ang ganda ng kulay niya, guys, as in. Yung mga shade na talagang gustong gusto ko, bet na bet ko, ang lakas niya maka-fresh. And as of now, natural looking lang siya sa lahat. So, isa-set ko lang tong face ko, ayusin ko lang ang lahat and babalikan ko kayo, guys. Nakakainis, guys. Ayaw sumunod ng buhok ko ngayon. May sarili siyang buhay. Ayan. Pero, hayaan na natin siya. So, yung packaging niya, ang cute. Simple lang siya. Wala nang ka-etchos-etchos pa. Pinaka-shade nung blush. Yun na din yung shade nung packaging nila. And then, nandito lang yung logo na Sunny's Face. Pasalamin pa, which is good para kapag nasa labas tayo or nagta-travel tayo, madali lang may salamin na tayong magagamit. Sa product niya, once na finil mo siya, para siyang lip balm yung formula niya. Pero mas maganda pa siya sa formula ng lip balm. And habang swina-swatch ko siya and finifill ko yung formula niya, napaka-creamy nung formula niya, guys. As in, nagme-melt siya sa fingertips ko. Parang ang perfect nung formula niya. Walang maligasgas or something. As in, napaka-creamy and smooth lang nung feeling ko sa kanya. Pero ang maganda doon, swina-swatch ko na siya dito. Unti-unti siyang nagta-turn sa matte. And sobrang smooth lang. Walang pangit na feeling sa kanya. Ganun din yung in-apply ko siya sa cheeks ko. Akala ko may lagkit akong mararamdaman sa kanya. Dahil yung formula niya cream type, akala ko magiging malagkit yung feeling ko sa kanya once na nilagay ko na siya sa cheek area ko. Pero ang galing, wala akong masabi dito sa formula niya. Hindi ko alam paano nangyari yon na once na in-apply mo sa skin, hindi talaga siya, parang hindi dumaan sa hindi siya dumaan sa sticky feeling, ganun. Or yung parang may mamasa-masa. Habang bine-blend mo siya, habang ina-apply mo siya sa skin mo, nagbe-blend siya ng maayos, and nagta-turn na siya unti-unti sa matte. Pero hindi mo na-feel yung sticky feeling. Walang ganun. And ang maganda pa doon, guys, blendable, buildable pa yung color niya. Kahit ilang beses mo na siyang pinatungan, hindi siya nagpatche sa skin or nag-iwan ng marks, parang ganun. As of now, guys, itong nakikita nyong cheek tint na to or blush, tatlong beses ko na to pinatungan. Off camera, pang tatlong beses ko na siya in-apply. Kasi, for me, madalas ito ang gamit ko talaga, pang blush. Pero dito sa formula ng Sunny's Face, hindi ko may isa-suggest, guys, na gamitan to ng brush. Kasi yung pigment niya, hindi siya lumilipat sa skin mo eh.
lahat nakukuha ng brush, eh nawawala na yung pinaka-color nung blush. Napansin ko sa kanya, pag brush ang pangit, nawawala yung pinaka-color niya, wala na halos natitira sa kanya, parang nawawash out na nung brush. Ang napipick up na nung brush yung pinaka-shade niya, or yung pinaka-pigment, kaya nawawala. Unlike sa fingertips, mas maganda siya. For me, pag ito yung gagamitin ko, fingertips yung gagamitin ko, kasi andun yung pigment, hindi nawawala. As in, kumakapit siya sa skin. At nung pigment dito sa finger ko, talagang nag-transfer siya dito sa skin ng cheeks ko. Dito yung color niya. At fingertips yung gamit ko, talagang nag-transfer yung shade niya dito sa cheeks ko. Tsaka, ayan, nag-stay talaga siya, hindi siya nawala. Unlike dito sa brush, na yung cheek tint na nilagay ko dito, as in, halos wala na siyang naiwan, parang wala na akong nakita. So, ang masasuggest ko sa inyo guys, pag ito yung ginamit nyo, fingertips talaga ang kailangan gamitin. Hindi siya pwede sa brush. Yun. Sa eyelids naman, wala naman akong masabi sa kanya. Maganda din siya. Talagang nabigyan niya naman ako ng color dito sa eyelids ko. Ayan, hindi naman siya nawala. Hanggang ngayon, ganun pa din yung color niya. Cheeks ko, natural looking lang siya. Parang tisay-tisay look lang. And then sa lips ko, ayan. As of now, yung dito sa area ko, may dry lips ako, pero hindi niya na-emphasize. Hindi napakita yung dry skin ng lips ko nitong product na to. Galing ng formula niya. And hindi niya na-emphasize din yung mga lines nung lips ko. As of now, super lightweight siya sa eyelids, sa cheeks, and then sa lips. Ako masabi dito sa bagong product nila, as in, maganda siya. Wala akong pangit na makita sa kanya eh. Gusto ko siyang hanapan ng butas para syempre 'di ba hindi naman lahat ng bagay eh perfect. Pero as of now, perfect na perfect siya. Wala akong mahanap na butas sa kanya. Ang ganda niya. Hindi man siya ganun ka nagugas ako ng kamay guys eh, yung nilagay ko dito. Madali siya natanggal. Water lang natatanggal na siya, and then yung nilagyan ko siya ng soap, mas madali siyang tanggalin. Hindi siya katulad ng mga cheek tint na talagang nagii-stain ng grabe. Guys, hindi rin siya nag-marks ha. Wala siyang naiwan na marks. Kahit medyo matagal ko siya blend, hindi ganun kabilis. Pero nabigyan niya ako ng time na ma-blend ng maayos, mailapat sa skin ko ng maayos. Kung saan direksyon ko siya gustong ilagay. As in, ano, wala siyang naiwan na marks. Wala ako naging problema sa kanya. Hindi ako nag-struggle sa kahit anong part ng face ko ngayon. Hindi ako nag-struggle sa paglagay sa kanya. So, yun guys, as in, ang ganda niya, nagustuhan ko siya. Tamang-tama talaga yung claims nila na buildable, blendable, and kahit sa ang part ng area ng face mo, pwede mo siyang gamitin. So, sulit na sulit siya sa 445 pesos, super lightweight, super blendable, and kahit sa ang area nga ng part ng face ko, nagamit ko siya. So, parang gusto ko na tuloy kunin yung ibang shade na babagay sa skin tone ko, kasi ang ganda ng formula niya. So, kung nagmamadali ka na gusto mong magkaroon ng kulay yung face mo, pero sobrang nagmamadali ka, eto lang guys, etong isang item na to, or isang product na to, okay na, as in, pat-pat mo lang sa face mo, lagay mo lang kagad sa lips mo, and konti-konting pat dito sa eyelids mo, okay ka na, ready to go ka na, at sobrang ganda nung formula niya na walang ka-hassle-hassle, parang nga siyang ano eh, effortless yung paglagay mo sa skin mo, sa pag-blend, face powder, BB cream, eto lang sa bag mo, and mascara, okay ka na guys. So, yun lang guys ang masasabi ko dito sa product na to. For me, okay na okay siya. Medyo, sa umpisa, yung nakita ko siya parang, magugustuhan ko ba to? And sa 445 pesos, medyo namahalan ako sa kanya. Pero nung na-try ko tong product na to, wow. As in, ang galing niya, na-amaze ako sa kanya, sulit na sulit ang 445 pesos ko dito. So, yun lang guys. Sana nagustuhan nyo yung review ko dito sa bagong product ng Sunny's Face. Yung kanilang Air Blush Tint. Ayan. If you do guys, please give me a thumbs up. And don't forget to subscribe to my channel. Thank you for watching. See you on my next one. Bye guys!